Hello, Mom and Sir! Welcome to JM Talks! At yan, napakaganda na namang istorya ang ating ipapalabas ngayon dahil nga, itong intro na binigay sa atin ni Brother Mark Steven Hueño, maraming salamat. Kasama ko sa SEMC Content Creators, yan. Kitang-kita niyo naman yung kanyang pag-publish ng intro and outro video ko. Yan, hindi na natin ito patatagalin pa, no? Napakagandang istorya natin to. At bukasi namin to kaya kung ginawa yung JM Talks nito para naman to sa mga kalalakihan. Na paano ba natin makikilala ang isang responsableng lalaki? Kasi lahat naman tayo, di ba? Tuturuan namin kayo. Hindi naman tuturuan, gagabayan din namin kayo mula sa istorya na ipapalabas natin. Siyempre, ang title natin ay Responsibilidad to. How to be a real man. Kasi magkaiba yung boy, magkaiba yung man. So, pag-aaralan natin ngayon ang napakagandang istorya nito. At di na natin ito patatagalin pa. Tatawagin na natin ang ating special guest na pinagbigyan tayo. Kahit alam niya na napaka-busy at syempre may mga time din inaasikaso, pinagbigyan tayo sa ating episode 6 na ito. Tinatawagan po natin si Ka Raymark Guan. So, kamusta po, Ka Raymark? Kamusta po? Kamusta po? Buti naman. Kamusta? So, maraming salamat po, Ka Raymark. Now, kamusta naman po kayo? Mabuti naman. Medyo maraming pinagkakaabalahan ngayon. Pero, meron tayong ginagawang checklist ng mga ginagawa natin para wala tayong mag-miss. Lalo na sa mga kalalakihan, no? Kailangan natin ng checklist o planner. So, napakagandang payo ni Ka Raymark. So, Ka Raymark, paano ba makikilala ang isang kalalakihan kapag ka nasa stage na siya ng responsableng tao o responsableng lalaki? Para sa akin, no, makikilala na yung isang lalaki, no, na responsable kapag ka siya, aware na siya dun sa dapat niyang gawin. At hindi lang yun, no, syempre hindi lang dapat aware siya. No. Dapat ay meron siyang initiative o pagpupusa na para gawin yung bagay na dapat niyang o responsibilidad niya, no, yung ginagampanan niya. Yun ang para sa akin yun ang responsable ng lalaki, no. Hindi lamang sa pag-aaral, no, pagtatrabaho, sa pamilya, no, maging bilang Kristiyano, no, bilang kaanib sa iglesia, dahil yun ang pinopromote natin yung Christian values, ang pananaw ko bilang Kristiyano. Ayun po, yung sa responsable ng lalaki as sa anak, yun. Ihimay-himayin natin para malaman ng ating mga viewers, paano natin makikilala yung responsable ng lalaki kapag siya yung anak, responsable ng anak. Yun. Kapag siya yung anak. Na lalaki. Kapag siya ay anak at nag-aaral, no, syempre yun ang priority niya, no. Ang una, mag-aaral, no? Pangalawa, tumulong sa mga magulang niya, no? At higit sa lahat, syempre meron din siyang responsibilidad sa Diyos. Tama, no? Na responsibilidad sa Diyos, no? Tayo bilang mga iglesia ni Kristo, responsibilidad natin pangunahin sumamba. Opo. Yun ang ating responsibilidad, no? At saka napakaganda rin po yung sinabi nga po ninyo na ang responsableng lalaki, hindi lang naman nakikita na magiging masipag ka. Bilang anak din, di ba? Responsable ka na gawin yung part mo as a lalaki tayo kasi we are the provider of the family. Kasi pagdating ng araw po, no, lalo na dyan sa mga kapisanan ng kadiwa nga po na hindi lang tapos na sila sa pag-aaral, hindi na sila dediretso ng pag-asawa. Hindi naman natin pinopromote na huwag kayo mag-asawa agad. Ang sinasabi lang po namin, lalo na, enjoy natin yung pagiging kadiwa natin as Iglesia ni Cristo. Tuparin natin yung mga dreams natin sa buhay. At lalo na nga po yung responsibilidad natin sa ating Panginoon Diyos. So, napaka-the best yan as a Iglesia ni Cristo at kadiwa rin po. Tama yun, no? Tama yun. Na alam natin yung priorities natin habang tumatanda tayo. Okay. Pagbata tayo, alam natin yung mga priorities natin, no? Pagkabinata na tayo, di ba? At pagka may buhay, pamilya na tayo, no? Sineset natin yung mga priorities na yan, no? Hindi natin pinagsasabay-sabay, no? Kung kabataan ka, anong priorities mo? Kung ikaw ay tumutulong na sa mga magulang, no? Nasa gustong edad ka na, pero kabataan ka pa rin, no? Nasa kabataan ka pa rin. Ano priorities mo? At bilang may asawa at may anak ka na,
alam mo yung mga priorities mo. Yun, dun nga po tayo sa sinabi niyo ng may pamilya. Paano naman makikilala na tayo responsable na talaga pagdating sa paghahawak na ng pamilya? Sa paghahawak ng pamilya bilang lalaki, no, ang pinagbabatayan natin dyan, yung mga aral at doktrina ng ating Panginoong Diyos, no, na tayo bilang mga lalaki, tayo pangunahin, mananagot, na mag-provide ng pangangailangan ng ating pamilya. Pero ngayon sa ngayon, no, dahil nga sa mahirap ang buhay, no, nauubliga rin paminsan-minsan yung mga kababayan o yung mga kababaihan, asawang babae, no, na magtrabaho din, no, para sa pamilya. Pero pangunahin, no, ang lalaki ang nananagot sa paghahanap buhay at pagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Yun. Ano naman po ang mga problema at suliranin ng isang lalaki pagdating nga sa buhay? So, ang unang, ang totoo marami, no, maraming problema tayong nararanasan, no, as time goes by, no, habang nung nasa bata pa tayo, edad, no, hanggang sa nagbinata, nagkapamilya. Pero ang nakikita kong isang malaking problema ng isang lalaki, no, is yung setting ng priorities niya, no. No. Eh tayo kasi mga lalaki, no, dumadaan din sa mga sa edad o dun sa mga pagkakataon na nagkakaroon ng barkada, yeah, nagkakaroon ng iba't ibang mga extracurricular na ano na gawain, no. Halimbawa, paglalaro ng mobile games, yeah, right. 'Di ba? Yan yung mga nakikita nating ano, nakikita nating problema sa lalo na ngayon sa kasalukuyan. Okay. Hindi natin namamanage yung mga priorities natin, kung kaya't yung mga responsibilidad natin bilang lalaki, anak o nagtatrabaho, bilang bilang may asawa na, may anak na, no. Siguro yun ang nakikita nating problema, yung pagsaset ng priorities ngayon. Okay, paano nila malalampasan yung ganung bagay nga po? Pagdating sa problema na sa ating sa mga kalalakihan. Dapat lang disiplinado tayo, no. Meron tayong mga priority na ginagawa sa buhay. May oras o may panahon para sa ibang mga bagay, no. At sa lahat ng mga bagay, no. May mga panahon para sa lahat ng bagay, no. Kung panahon ng pag-aaral, no, yun ang gawin natin. Opo. Kung panahon ng pagtatrabaho, yun din ang gawin natin. At kung panahon, no, para sa ating Panginoong Diyos, no, yun naman dapat natin din gawin. No? At yun ang dapat nating prioridad, no? habang tayo binibigyan ng pagkakataon. Ayan. At tama nga rin po sinabi ni Kari Mark, no, huwag din tayo mag-shortcut bigla na nag-aaral pa lang tayo, tapos gusto na natin mag-asawa. Eh, sabi nga po, di ba, ang pag-aasawa, hindi yan yung parang kanin na mainit na isusubo mo lang bigla, di ba? Kumbaga, lahat dapat tayo may goal o setting na kalalakihan, kasi pagdating ng araw, darating naman tayo sa point na yan na magkakaroon tayo ng pamilya, pero bilang responsabling tao o lalaki, kailangan dapat may goal setting tayo sa buhay. Kailangan may vision tayo, may mission tayo, kasi tayo ang magdadala ng pamilya. Hindi naman pwede ng babae, kasi nga, di ba, ang babae, marupok na sisidlan yan. Once na na-break yung heart niya, hindi niya alam yung control yung emotion nila. Tayo mga kalalaki, binigyan tayo ng karapatan na mas malaki yung ating pasensya, di ba? So yun yung gawin natin. Be the best version of ourselves, no? Mahalin muna natin kasi yung sarili natin bago yung iba. Diba po? Kasi paano mo mamahalin yung ibang tao kung yung sarili mo hindi mo kayang mahalin? Paano ka magiging responsable sa kanila kung ikaw hindi ka responsable sa sarili mo? Yan. Kaya, Raymark, ano po yung maipapayo nyo sa mga kalalakihan na pagdating sa buhay? Ayun. Ang may papayo ko lang, tulad ng nabanggit ko, no? Una, no, set natin yung mga priorities natin, no? Lahat ng bagay may panahon, no? At lahat ng mabubuting bagay may panahon, no? At pangalawa, no? Huwag tayong magmadali, no? One at a time lang, no? Yung ating responsibilidad, no? Alam nating marami yan, no? Pero hindi natin matatapos kasi yung isa kapag kayong sinasabay pa natin isa, no? Mabuti kung kaya natin, no? Pero sa madalas, no, 'di ba? Hindi natin kaya 'yon, no. Kaya isa muna, no. No, tapusin natin isa, tapos tapusin natin yung pangalawa, no, sa paggawa natin, no, sa mga ginagawa natin sa buhay, no. At 'yon, lagi tayong ano, manalangin, no. Manalangin tayo na tulungan tayo sa lahat ng ginagawa natin, no. Marami tayong tungkulin, marami tayong responsibilidad, no, bilang
isang lalaki, no? Kung nasaan man tayong edad ngayon, no, marami tayong responsibilidad. Pero ang importante lang, no, magawa natin sa tulong natin Panginoong Diyos, no. Yun, napakaganda po no, no, sinabi na one at a time lang. Kasi may responsable tayo bilang anak, so focus tayo. Responsable natin pagdating na ng meron tayo, o may asawa, na yun yung responsibilidad natin. Huwag tayo mag-shortcut agad. Gawin natin yung pinaka-the-best natin, yung kung nasan pa tayo yung present natin. At ang pinakamahalaga, eh, manalangin tayo sa ating Panginoon Diyos as Iglesia ni Kristo na kalalakihan para pagtagumpayin tayo. Kasi nga, the more na mas lumalapit tayo sa ating Panginoon Diyos, nagpapanata tayo na kalalakihan. Kung gusto nang ibigay yung babae na gusto mo nga. Pero kung hindi pa nga plano, baka gusto pa ng Diyos yung karir, mag-focus ka muna sa karir. Huwag mong gawin na magmadali ka sa pag-ibig kapag ka alam mo sa sarili mo na hindi mo pa kaya. Kasi ang pag-ibig hindi lang naman dyan gusto, basta kilig-kilig lang. Commitment yan at responsibilidad mo yan. Kasi pagdating ng araw, baka siya na yung para sa'yo. At kung hindi naman para sa'yo, okay lang. Ang mahalaga, maging responsable ka sa sarili mo. Ayun, ka Raymark, baka may gusto kayo i-promote, lalo na sa, in general po, lalo kung sa pagpapalaganap man, o kaya sa ibang bagay po, o sa karir ninyo. Sige po. Ayun, nauna nagpapasalamat ako kay Brother Joshua, no, na pinaunlakan yung app, nagpaunlak siya sa atin. No. Salamat din po. Interview, no. Ipopromote ko na lang yung kanyang programa, no. Lagi nating panoorin, subaybayan natin yung mga iba pa niyang, abangan natin yung iba pa niyang mga content, no, na nagpopromote ng mga Christian values, no. Mahalaga to, no, para tayo may kabatiran, no, at based din sa mga, ano, sa mga experience, no, talagang nangyari sa buhay, no, ng tao, no. Kaya panoorin natin, no, abangan natin iba pa niyang mga content. Yan, baka inaanyayahan nyo rin po sila ng mga makinig sa ating mga pamamahayag. Inaanyayahan namin kayo, no, na makinig sa mga pamamahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos, no, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, no, marami tayo. Dito kami sa Bulacan East, no, sa distrito ng Bulacan East, sa lokal ng Pabahay, no. Iniimbitahan namin po kayo na makinig, no. May mga kapatid po kami at may mga kapila po kami na pwede nyo pong lapitan para ipagtanong po kung anong oras, kung saan po yung mga dako ng pamamahayag po namin. Yan. Maraming salamat din po ka Raymark sa pagpapaunlak na ma-interview ko po kayo sa pagkakataong ito. Ayun nga, maraming salamat din sa lahat ng mga viewers. At kapag nagustuhan nyo itong video na ito, don't forget to react this video. Comment kayo sa baba. Kung meron kayo na pulot na aral o kayo mga suggestion na bagong episode, at i-share nyo na rin to sa mga friends ninyo. At hashtag, proud to be Sebsi Content Creator. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo ito, at inaanyayahan namin kayo na dumalo rin sa aming mga pamamayag. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Paalam!